pagtuturong may kahusayan at sigla. Linangin ang iyong kaalaman at kakayahan sa pagtuturo. Humugot ng lakas at motibasyon sa pag-abot sa mag-aaral. Maging inspiradong guro kasama sina Teacher Zaisel Mike at Teacher Gretchen Nokos. Ang pupuntahan natin ngayon ay hindi naging posible kung hindi ko napanood sa Digdi sa Bicol, ang show po ni Kuya Sam tuwing Sabado, 7 a.m. to 7:30. Kuya Sam, salamat! Alam nyo, napakaganda ng farm na ito sa Kamalig. Ang pangalan ay Elmiro de Shea. Kung hindi kay Kuya Sam, hindi ko to naabot. Buti na lang nanood ako ng show niya. Manood kayo ng show niya, ha? So, ito ay isang flower farm. Napakadami po nilang tanim na mga bulaklak. Meron din po silang mga bee colonies. So, napakasarap pong magstay dito. At syempre, hindi naman kami pupunta ni Ma'am Gretchen na hindi kayo kasama. Lagi naman namin kayong sinasama sa ating tuloy-tuloy na paglalakwatsa. So, ano ba po ang pag-uusapan natin ngayong linggo? Ngayong linggo po ay uumpisahan natin ang napakaganda nating mga segments na naipangako namin sa inyo dati. Naalala ninyo, sabi namin sa inyo dati, magkakaroon tayong mga bagong segments, di ba? So, ngayon po ay uumpisahan nating ibigay ang mga segments na yan sa inyo. Yan ay kasama dyan ang ating inspiradong guro ngayong linggo, kung saan papakita niya sa atin kung paano ba ang off-air radio-based teaching. At syempre, nandyan ang teacher's takeaway ni Ma'am Gretchen. So, diba, nakaka-relax na, nare-relax na kayo, natututo pa kayo. So, mga kaguro, kung gusto niyo na ng inspirasyon, aba, mag-umpisa na tayo. Kaguro, isang linggo na naman po, no, na tayo ay may bagong episode na kaabang-abang ngayong linggo, Ma'am Gretchen. Ano ba yung kaabang-abang na yan? Mamaya, malalaman po ninyo. Good morning, everybody. Ako po si Ma'am Gretchen. Oh, Ma'am Selmike po dito. Alam nyo naman po na last time, di ba, Ma'am Gretch, nag-introduce tayo ng mga bagong segments. Oo. At dahil Berna, Bear months na, Merry Christmas po sa inyong lahat. Dahil Bear na, no, September na po, ay uumpisahan po natin yung ating pinaka-importante dun sa mga segments na yon ata, no? Okay. Yung ating tinatawag na inspiradong turo. At gustong-gusto ko yan na segment na yan, kasi sa segment na ito, actual tayong makakapanood at makakaalam ng mga demo teaching sa iba't ibang methods ng ating mga inspiradong guro. Yes. So ito po ay actual, no, na maririnig ninyo yung lesson mismo. So napaka-importante po nito. Hello din po pala, no, sa mga nanonood sa YouTube, nanonood sa live stream ng Facebook, at syempre ang mga nakikinig po dito sa Bicolandia sa ating station Care 104.3 The Way FM. Kung makikita niyo po ang ganda ng surroundings. Ang daming bilog kasi Bear months na, Christmas na. So ayan na aming mga Christmas balls. Actually, nandito po kami sa El Miro del Adeshay. No, sa isa po siya. Isa siyang parang parang flower farm. Actually, para siyang it's a combination of farm. Tapos ang goal nila is parang may science application. So ayan ha, tuloy-tuloy ang lakwatsa nyo ha. So dito naman namin kayo dinala ngayon. So yan po yung aabangan ninyo kasi meron po tayong demo lesson. At na-advise din naman po namin kayo na i-print nyo yung material. No, kasi ang maganda dito, Ma'am Gretchen, imagine, no, nagpapakamatay ang teachers mag-print ng module. Oo nga. Pero, tapos minsan yung resources kailangan pang i-produce ni teacher. Yes.
Tapos siya na yung nag-isip, siya pa yung maggagastos for the production. Alam nyo ba, yung inspiradong guro natin na magtuturo sa atin ngayon ay nakaisip ng paraan na ang kanyang self-learning activity sheet, no? Oh. Is walang S. Kasi sheet lang siya, one page. Posible pala yun, no? With the aid of radio, pwedeng one sheet lang ang ating self-learning activity, no? So, napakaganda niya. Tsaka very interesting to, mga kaguro, dahil sa posibilidad na kakulangan ng modules ng bawat rehiyon ngayon, tayong mga guro ay kailangan talagang maghanda ng ganitong mga learning sheets. Yes. So yan po, no, yan po yung ating aabangan po natin yan dito sa episode natin ngayong Linggo. And of course, hindi mawawala ang teacher's takeaway ni Ma'am Gretchen. So pagkatapos po ng break natin, no, we'll do just a very short break. Pagkatapos po nito, kausapin po muna natin yung guro. Kausapin muna natin yung gurong nakaisip ng sistemang ito bago po natin pakinggan yung ating mismong demonstration. So pagbabalik po namin. A few reminders lang po, updates na rin po para doon sa ating Radio 101. Hanggang ngayon po ay nagaantay pa po tayo ng release ng CPD units. Napag-alaman po natin na ilo-launch na daw po kasi pala ang online na application at release ng mga CPD units for providers. So malamang po ay masama na po dyan ang pag-release sa atin. So antay-antayin nyo na lang po. Pagkatapos po, yung atin pong evaluation ay available na po sa page. So, i-click lang po yon para makapag-evaluate kayo. As soon as lumabas po ang ating mga information like our CPD program accreditation number at saka po yung ating available units, kung ano po yung awarded units sa atin, yan po ang certificate ay ibibigay po namin sa inyo agad-agad. Ang advice lang po namin, just always check the page. Sa lahat po ng sumusuporta sa Ati Care Center sa pamamagitan ng pagbili ng Inspiradong Guro t-shirt, maraming salamat po. Just this week, kami po ay napayagan umakyat. Ako lang po, no, at ang aking asawa ay napayagang umakyat para ma-meet po ulit yung ating mga pinagsisilbihan doon po sa resettlement area ng Santo Domingo, San Andres, Santo Domingo, Albay. At napakasaya po kasi yung mga bata po ay hindi talaga mapigilan ang kanilang excitement dahil po umpisahan na po namin na ikabit yung kanilang mga pinto at mga bintana at kasalukuyan po ay binabakod. Binabakod na po yung care center at ang mga bata po ay talaga namang excited. Pati po ang mga magulang ay sobrang excited po sa gawain po na ito. Sabi nga po nila, napakalaking problema nila yung modular dahil po hindi din po nakapag-aral ang mga magulang ng ating mga pinagsisilbihang bata. Kaya para sa kanila po ay napakalaking hamon nitong dadating na pasukan. So maraming salamat po sa inyo. Kung kayo po ay gusto pa ding tumulong, maari po kayong tumulong sa amin sa pamamagitan ng pagbili ng ating mga t-shirts or kahit po pagbigay ng kahit na magkano, no? Ang layo po ng mararating ng 20 pesos ninyo. So sana po ay tulungan niyo po kami sa kanila. Salamat po. Ako po ay sadya namang proud na proud dahil po sa ating idol na guro ngayong Linggo. Ngayong Linggo po ay meron po tayong i-feature na isang supervisor ng math po sa division ng Iligan City. Ang nakakatuwa po kay Sir ay makikita ninyo na hindi po siya tumigil isipin ang mga bata na nasa last mile schools. Ang mga last mile schools po ay ang mga eskwelahan na napakahirap pong maabot.
hindi lamang sa dahil sa mahirap ang daan, kung hindi meron din po ditong mga armed conflicts. Kaya po nagkakaproblemang makarating ang ating mga kaguruan sa mga lugar na ito. Sadyang nakakataba po ng puso na may mga guru tayong hindi sila nakakalimutan. Hindi nakakalimutan yung mga batang walang pang-internet. Mga magulang nila ay hindi din nakapag-aral. Paano sila? Ito po ang kwento ng ating Inspiradong Guro ngayong linggo. Pakinggan po natin at tayo ay humugot ng inspirasyon mula kay Sir Exquil Aron, Supervisor ng Math sa Iligan City Division. So you were focusing on the last mile school, sir? So I was challenging myself na paano na yung mga last mile schools. So kasi po yung mga last mile school dito ay ano po, mga training ground po ng mga MPEs o sa terrorist group po. So, yun kasi ang ano ko eh, advocacy ko na puntahan natin doon. Yung mga projects tayo doon. Pag hindi sila mag-enroll sa ngayon, i-stop natin kasi wala tayong attention binigay doon. Baka naman yung school natin is a breeding ground for ano eh. Ma-infiltrate. Ma-infiltrate. Diba? At least naman na-busy sila, no? So, malalim kasi yung ano na dito mami, hindi lang project din is very critical din, no? For education. Okay. So last mile, and then yung mga bata nandoon, and then mahirap kasi mami pag wala silang gagawin. Correct. So ano, nakita din ng isang stakeholder namin na maganda yung project. So, binigyan kami ng, I think, 50,000 na worth radio. May radio na po kami, 100, ano po, it's for deployment na. So, andun, sila, mga 12-mile schools, and then one high school po. Ano po yung parang magsabi niya sa kanila if they want to like, adopt this project po? Ano po yung importanteng siguro on their side, no, if they want to adopt this po? Okay po. Kasi pwede rin din itong ma-replicate po. Opo. Walang problema. Kasi ito, kasi sa amin, ma'am, yung project na ito, may team kami, no? Opo. May team. May mga different talents po yung mga team natin, no? Opo. So, yung team, mayroong isa na alam niya yung alam niya yung paano mag-recording sa tech. May tech team tayo. And then sa radio-based instruction, paano yung mga salient features ng ano, radio-based instruction. May DJ po tayo dyan. Meron tayong anchor man na teacher. Yun sila. And then, meron din po tayo for content validation po. Evaluation and validation. Okay. We have also to follow yung mga validation tools from DepEd, kung ano yung ipasok doon sa self-learning activities. And then, it should be milk-based po. Yung sinabi ng ano, milk-based mga competency. So, yun ang team na yun, nag-collaborate kung paano. And then, with the advice po ng superintendent namin. Okay. Kasi siya po yung kami lang po yung mag-i-implement. Siya yung go na tayo dyan. Yes, ako. Oo. So, doon, sa one page namin, meron kaming format doon, ma'am, na coming from DepEd format, may mga development of the lesson, reference, on evaluation, exercises, ganon. One page po talaga para hindi mahirapan yung finances ng school. Ako. Oo. And then yung USB po, flash drive is 8 gig lang po yung pinakamalaki kasi math lang po kasi yung content eh. May space pa dyan, no? So, tinatry namin yung math kasi yung math is difficult. Kaya nga, if successful ito, hindi, wala nang problema yung sa ibang subject. Correct. Mga languages, di ba? Opo. Oo. And then, aside from that,
varied po yung mga radio activities natin, radio-based instruction at saka activities. May nagda-drama, okay. Mayroon ding, kasi yung may anchor po dito na kaya niyang limang boses po eh. So talagang hinahanap niyo rin yung talent ng teacher, so, sir, no? Nagagahap talaga. Yun, so, so may mag-drama din sila, pero yung content sama. Correct. Parang situational po yung dating. But it, pag situational po yung dating ng dating, parang higher order na yan. We have to think deeply. So kung ano yun. Yun, hinanap po talaga yun. Meron tayong artist na yan lang. So kahit na hindi naman lahat puro drama, no? Depende kasi yan sa competency. Pag competency na introductory part, pwede rin na parang lecture method. Meron din tayong lecture method na kung anong nasa LC po, yun ang babasahin ng, ano, yun ang babasahin ng parang teacher. Okay. At tulad din ng ano eh, pag may video ka, kahit na hindi ka tumitingin ng video, makikinig ka lang, yun na pwede na rin din siya, magiging radio-based instruction. Apo. Ito po kasi, ma'am, kasi contextualize, may mga versions din yung mga radio-based instructions. Mm. Kasi yung mga hinterland schools, karamihan doon, mga Muslims, mga Maranao, so meron ding version na Maranao. Parang hindi so yung pagtuturo nila, may mix na Maranao, mix Bisaya, English. Kasi yung mga English, yun ang mga terms ng math na hindi namin tinatranslate kasi universal yun eh. Yes, so, halimbawa, exponent. So, hindi namin tinatranslate. So, it's exponent. Pag sinabi niyang, tapos na kayo, so, sa Maranao, sabi niya, oh, mia pasad? O, oh, ganun. So, sa Bisaya, kumana? So, yun. So, yun ang, kahit na po sa high school namin, na-integrate din namin yung MTB kasi may mga high school din natin na hindi makapag straight English. Paano na yung i-English-English natin yung math? Hindi naman naiintindihan yung concept. Na-integrate din namin yung Bisaya time. Para ano, kahit na mag-violate kami. Para at least yung ano namin is to really let them know and understand the concept sa math. Kahit basic na po. Hindi na yung mas nangali. May critical thinking. And then, ma-apply nila sa real life. Yes, application. Paano i-apply yung mas sa real life pag nag-tangent-tangent ka dyan? No? Hello, sir. Konting tanong na lang po. May meeting na po kayo. Konting tanong na lang po. Siguro, sir, ano po yung biggest lang na parang naging obstacle nyo dito sa project nyo po, sir? Para heads up po dun sa mga gusto na gawin siya, sir. Yes po. Yung biggest obstacle natin is kasi hindi nila priority ng ganito, yung radio-based instruction. Yeah. Kasi puro online tayo, diba? Totoo yan, sir. Oh, hindi nila nakita yung kagandahan ng project nito. Pero well, okay lang po. Basta we are having this kind of initiative na para bang kahit na hindi masyadong popular, sabi ko nga hindi siya masyadong popular, and then yung mga students kasi they are trying to grab the situation na kailangan online para mabigyan sila ng laptop or cellphone, diba? Naka-internet sila. Diba? Pero anyway, this project is really intended for those walang-wala talaga. Yeah. And then yung obstacle natin, yung anyway, sabi nila, gadget, wala silang radio ngayon. Pero kumbaga, yung mga bata na sa coastal area, na yung mga radio na rin na may USB port, pwede na rin silang mag-blended learning. So, pinaka-obstacle natin dito is kung meron ba tayong stakeholders or bibigyan ba tayo ng panahon or konting atensyon na bibigyan na lang yung mga bata ng radio.
Meron din ano si sa partner ko ma'am na PE, gusto niya ring mag RBI kasi mm. pagkatapos din daw nang mag answer nang mas mag-exercise yung music naman. Tama. Diba? Oo. So, hindi boring yung ano eh. So, ang parang biggest obstacle niya, sir, is support because hindi siya popular. Yeah. Hindi siya popular po. And then, hindi niya nakita yung significance nito kasi they're concentrating more on the online. Opo. Kasi pag online po, napakahirap na. No, and then we're forcing our kids. Ano po yung pinaka-joy na naibigay po sa inyo ng pagtuturo, sir? Ah, kasi nakita ko yung mga bata na successful din, ma'am. Mm-hmm. Kasi mga former students ko, naging ano na sila ngayon, naging attorney na. Oh. Diba, nagingin na ako ng ano, help sa kanila, mga engineers na po. And then nandun sa, let's say sa... ano na sila, nurse, no? Opo. Kasi doctor, one time po, yung nakasakit yung anak ko. Wow. So, yung doctor na yan is my former student. Hindi na sila as ng professional scene niya. Aww. Kasi nabagok yung anak ko eh, parang nasa, ano. Aww. So, I was really down at that time. And then yung doctor was my former student before. Oh. So siya po nag ano, sabi niya, sir, wag mo na lang ano. No, sabi ko, i-ano mo na lang, no sir. Kasi ano yan eh, parang help na din. Yun! Oo, nandun yung fulfillment po. Opo. Yun na. Opo. Sir, we believe na, kasi isa po kayong inspiradong guro, but we believe na sa likod po ng mga inspiradong guro, meron din pong nag-inspire sa'yo na probably also a teacher. Kung titignan niyo po yung lahat po na naging teachers niyo, sir, sino po yung teacher na hindi niyo makakalimutan? Bakit yung po? Yung teacher ko po sa fourth year high school ko po, si Ma'am Balberona yata yun. Ako. Si Ma'am Balberona, sabi niya. Kasi I was always absent kasi sa class niya. Math po. Ako. So, pumasok ako, hindi ko pa alam na exam pala yun. No, hindi ako nakapag-aral. So, talagang love ko talaga yung math. So, napasalamat ako during that time na math yung exam na hindi ako nakapag-prepare. Nakapasa ako. So, she called me na, why are you always late? Ganun. Sinabihan ko yung problema ko. Sabi niya, you know what? Exquil, you have the potential in math. Yun, sabi niya sa akin. So, that's the greatest phrase na nakuha ko sa teacher ko. O, yun ang nasa isip at saka puso ko, sinabi niya sa akin. You have the potential in mathematics. Sa mga teachers, ngayon bago, and iba na yung education natin, so we have to adapt. And then, pinaka-importante po sa lahat is, you have to really love the kids. Kasi kung ang kids na mahal mo yung work mo, hindi mo ma-expect yung anong result na with the team. Yung kids, yung school administration, at saka sa'yo. Pag kayong tatlo mag-work, hindi mo ma-expect yung mga achievements na makikita mo in the future. So, you have to really love the kids, find their potential, and ano po, kailangan yung work natin hindi lang for the sake of work. Kailangan mahal din natin yung work natin. May part 2 pa po ang interview na yan sa susunod na linggo. Maraming salamat po kay Sir Exquil Aron sa lahat po ng kanyang ishinare sa atin. At nakaka-inspire po talaga yung dedication niya. Magbe-break lang po tayo panandalian. Pagbalik po natin, siguraduhin po na dala po ninyo ang inyong mga self-learning activity. Okay? Para po ma-appreciate nyo po yung ating gagawing demonstration lesson. Sa pagbabalik po namin. Ngayong linggo,
ating uumpisahan ang isa sa pinaka-excited kaming bagong segment dito sa Inspiradong Guro, yung tinatawag nating Inspiradong Turo. At bilang initial offering natin ay napakaswerte natin dahil tayo ay pauunlakan ni Sir Exquil Aron, Math Supervisor ng Iligan City Division. Ipapakita niya sa atin ang off-air radio-based instruction. Ito po ang demo. Gikan sa DepEd Iligan, inubanan sa Project Angelo Production. Kini ang Tungha sa Kahanginan. Tungha sa Kahanginan. Ang programa sa radio-based instruction kon RBI sa DepEd Iligan City Division. Tungha sa Kahanginan! Tungha sa Kahanginan! Kini nga segment gimugna para sa Grade 3 Mathematics class of school year 2020-2021. Ug karon, ania ang inyong magtutudlo. Mayong adlaw mga kabataan. Kumusta man mo karong adlawa? Ako ang inyong teacher karon para sa Mathematics 3 nga leksyon. Karong adlawa, magtuon na usab ta og dugang para mapalambo nato ang atong kahibalo sa pag-ihap. Ready na ba mo mga kabataan o mga ginikanan? Well, kung mauna, sugdan na nato ang atong leksyon. Andam na ba ang imong module o activity notebook? Kuhaa ang imong lapis ug activity sheet ug isulat ang imong pangalan ibabaw sa linya. Okay? Isulat ang imong pangalan ibabaw sa linya. Kanang naay pulong nga name. Isulat din ha. Okay, ako nagatuo nga humana og sulat ang imong pangalan. Ayaw sa butangi ang score. Blanco lang na siya ang naay score nga sunod sa imong pangalan. Diretso ka sa grade and section. Grade 3 section, kung naa kay section, isulat diha palihog sa blanco nga linya. Okay. Karon na ata sa quarter 1, week 5, lesson 11. Ug ang atong competency, mao ni siya. Adds mentally the following numbers using appropriate strategies. So, mao pud na ang atoang objective karong adlawa. Otrohon nako. Adds mentally the following numbers using appropriate strategies. Ug ang atong references ani? Naasa M3NS-LE-31. Okay. Development of the lesson. Development of the lesson. I-define sa nato ang mga importante nga mga words gamiton nato karon. Number one or first is value. Value. Value is a word used for worth of something. Kun ang value kuno, pulong gigamit mahitungod sa bili sa usa ka butang. Ikaduha, weight. Weight. Weight is the heaviness of a thing. Ang weight kuno, ginbugaton sa usa ka butang. Unsa siya kabugat, mao na siya ang weight. Okay, number three. Next word is total. Total. Comprising the whole number or amount. Ang total kuno, kinatibuk-an nga resulta o presyo. Then the last word is cost. Cost. Cost is an amount that has to be paid. Ang cost kuno, kinatibuk ang bayronon o halin. Okay, adunay sugilanon. The banana buyers came to Sitio Bakwitana to buy banana. The villagers gathered their bananas and prepared them to sell.
Mang Lino sold his 5 baskets of cardaba. The banana buyer gave him money based on the weight of his total banana sold. Ang mamalitay og saging miabot sa sitio Bakwitana. Ang mga lumulupyo dito nagtapok og nagandam na sa ilang baligyang saging. Si Mang Lino nagbaligya og 5 kabukag nga saging nga kardaba. Gitagaan siya og kwarta sa mamalitay sigun sa timbang sa iyang saging. Aduna kitay usa ka dialogue. Ang title niini mao ang Anghalin sa Saging, sinulat ni PJ Adorable. Ang characters nato sa atong story mao kini siya si Mang Lino, ang amahan, si Jerry, ang anak ni Mang Lino. Okay? Ug ato sa bisgutan karon sa sugilanon, mahitungod sa orange nga kwarta. Ang orange nga kwarta is 20 pesos. Ang pulahon nga kwarta is 50 pesos. Ug ang violet, 100 pesos. So, ania ang sugilanon. Paminawa. Anak! Jerry! Asa ka? Ayos pa! Nara ko dire! Unsa nang nasa imong kamot pa? Ay! Akong gibaligya ang 5 kabukag nga saging ug mao ni siya ang halin. Wow! Mao ba pa? Oo! Alinak! Ali! Ato ning ihapon! Tanawa! Ha? Tanawa ni ha? Kung makakita ka og kani, orange nga kwartang papel, 20 na siya nak! Napa! Napa, oh! Kani! Kaning pulahon! 50 na, ug ang kwarta nga color violet, usa na siya kagatos. Kanang 100 ba? Say papa, nay duha ka orange nga kwarta. So duha ka 20 kay 40. Yes nak, insakto kay kanak. Pila man pud ka pulahon nga kwarta? Naay duha ka pulahon pa. So 100 di siya. Sakto ba ko pa? Ay, oo, kayo nak. Sakto kayo ka. Tanawa. Oh, ana, naay 5 kabuok color violet nga kwarta. Pila man ni tanan? Kung ang isa ka violet kay 100, 5 man na, so 500. Sakto pa? Very good kayo kanak. Very good kayo ka, sakto kayo ka. Nak, magtuon pa jud ta og dugang mahitungod aning kwarta sa sunod natong baligya ha. Sige pa. Ganahan kay ko magtuon. Salamat kaayo pa ha. Mang Lino and his son Jerry talks about the value of money according to its color. Now, it is our time to identify the value of money according to its color. Si Mang Lino ug ang iyang anak nga si Jerry naghisgot mahitungod sa kantidad sa salapi base sa iyang kolor. Karon, atong tun-an pag-usab ang kantidad sa salapi o kwarta depende sa iyang kolor. Okay, adunay usa ka rectangle nga gibahin sa 4 columns ug ang una nga kolom mao ang color, sunod ang value kon peso o kantidad, ang ikatulo nga kolom mao ang quantity or gidaghanon, o ang ikaapat nga kolom mao ang total o kinatibuk-an. Okay, color. Ang first nato dinha is orange. Pila gani ang value sa orange? Yes, 20 pesos. So pila kabuok 20 pesos o pila kabuok orange nga kwarta base sa story nga atong gibasa kaganina? Yes, 2 kabuok. So, pila'y total? Ingon si Jerry, 2 kabuok orange, unya tag 20 na, 2 ka 20 is 40 o 40 pesos. Okay, very good. Now, sunod din hita sa pulahon or red. Pila ganitong red? Yes, 50. So, pila kabuok 50 sa story? Okay, very good. 2 kabuok. So, ang total, 2 ka 50, pila gani? Yes, 100. Very good. Now,
Let's proceed sa last nga color. Color nga violet. Okay, kadabi, violet. Okay, pila gani ang value sa violet? Yes, 100 pesos. So, pila kabuok 100 pesos dito sa story? Correct, 5 kabuok, 5. So, kung 5 kabuok tag 100, pila siya tanan? Pila yung total? Okay, very good, 500. Okay, salamat sa imong pagsunod sa atong discussion. Karon, maghimo kita og mga buluhaton. Andam ka na ba? Okay. Pwede nimo i-pause ang speaker player samtang ikaw mag-answer. Okay? Let's do this. Exercises. Activity number 1. Ingon sa instruction, write the correct answer in the box. Isulat ang insaktong tubag dinha sa box. Okay. Number 1. Naa diha nga figure 20 plus 20. Okay? 20 plus 20, isulat dinha sa box ang imong answer. Okay. Number 2. 50 plus 50. 50 plus 50. So, ibutang ang imong answer sa box. Okay? So, salamat kayo sa imong pag-answer. Now, let's proceed sa number 3. Number 3. 100 plus 100. Isulat gihapon imong answer sa box. Okay, now let's proceed sa activity number 2. Identify the total value of the money. Identify the total value of the money. Write them in numbers on the space provided. Ingon din ha, sutaa kung pila ang kantidad sa kwarta. Isulat ang numero sa insaktong tubag. Okay? So, sa number 1, let's check number 1. Naay, unsay color ana nga kwarta? Orange, okay? Dunay orange plus pula. Pila gani si orange? 20. Plus pula, pila gani si pula? 50, okay? How much money do you have? Pila na tanan ang imong kwarta? Isulat sa linya. Okay? Okay, salamat kay sa iyong pagtubag. So karon sa number 2 na ta. Ang number 2 na ay unang color is violet. Plus violet, pila gani ang violet? 100. Plus violet, 100 pod. Plus pulahon, 50. So how much money do you have now? Pila na tanan ang imong kwarta? Duha ka violet o isa ka pulahon? Okay, answer diha sa linya. Well done! You are now ready for our quiz. No? Andam na kayo ka sa atong quiz garon. Remember, you can easily identify and add the value of a Philippine bills by just looking at its color. Usbon ko, dali ra nimo mailhan ang kwarta pinaagi lamang sa pagtan-aw sa color niini, di ba? Okay. So, manaman ta din ha. Let's proceed sa ato ang evaluation. Okay? Evaluation. Listen while I read to you the situation and question, then write the correct answer on the space provided. Usbon ako. Paminawa samtang akong pagabasahon para nimo ang mga sugilanon ug mga pangutana.
Dayon, isulat ang insaktong tubag sa ibabaw sa linya nga giandam. Number 1. Mother gave Jerry 420 peso bill to buy 2 kilos of rice. How much money does Jerry have? Usbo na ko. Si Jerry gitagaan siya sa iyang mama og 4.20 pesos nga kwartang papel para ipalit og 2 ka kilong bugas. Pila naman ang iyang kwarta? Usbo na ko. Si Jerry gitagaan sa iyang mama og 4.20 pesos nga kwartang papel para ipalit og 2 ka kilong bugas. Pila naman tanan ang iyang kwarta? 4.20? I-add ni mo siya. Pila tanan iyang kwarta? Isulat ibabaw sa linya. Number 2. Mang Lino has 100 peso bill on his right hand and 250 peso bill on the left. How much money does Mang Lino have? Akong usbon. Adunay kwarta si Mang Lino nga 100 sa iyang tuo nga kamot ug anaa usab siya'y 2 ka 50 pesos sa iyang wala nga kamot. Pila naman tanan ang iyang kwarta? Usbon ako. Adunay kwarta si Mang Lino nga 100 pesos sa iyang tuo nga kamot ug anaa usab siya'y 2 ka 50 pesos sa iyang wala. Pila man tanan ang iyang kwarta? Okay, isulat niya po ibabaw sa linya sa number 2. Okay, number 3. Okay, number 3. If I have 500 pesos by hundreds, how many 100 peso bill did I have? Asbon ako ha. Kung naa ko'y 500 pesos nga tag 100, pila man ka tag 100 tanan? Isulat gihapon sa linya. Number 4, last number. Mother gave you 100 pesos. Father gave you 50 pesos. And Jerry gave you 20 pesos. How much money do you receive now? Okay, akong usbon. Gitagaan ka sa imong mama og 100 pesos. Gitagaan po ka sa imong papa og 50 pesos. Gitagaan pagyud ka ni Jerry og 20 pesos. Pangutana, pila naman tanan ang imong kwartang nadawat karon? Isulat gihapon sa linya. Congratulations! You did a great job! Kay nahuman naman nato ang atong leksyon karong adlawa, hipusa na usab ang imong mga gamit sama sa Mojo, activity sheets ug activity notebook. Salamat kayo sa imong pag-participate sa atong klase karong adlawa. Daghan usab kayong salamat sa imong ginikanan ug igsuon nga migiya kanimo sa imong pagtuon karong adlawa. Hangtod ugma, dalay gyud ang Dios. Stay safe always. Kamusta ma'am Grace? And kamusta po? Kamusta po yung lesson? Anong masasabi nyo sa lesson? We have very little time left, no? So hindi po natin lahat madi-discuss ngayon yung ating feedback. Pero sobra po namin ma-appreciate kung i-comment nyo. Yes. Oo. Okay. Please comment po, no? Comment ano po yung tingin ninyo dun sa lesson? Kasi sa akin, ma'am Grace, ang naka-strike dun, ito yung pakiramdam ko, posible talaga. Mm. It is really possible, especially for students na wala talagang online. At saka, yung sabi nga niya, di ba, doon sa interview niya, can you imagine 1,000, more than 2 reams of bond paper yan?
per subject. Yes. Oh. Paano naman sasagutan ng bata? Akala ko naman MELC tayo. Mm-mm. Bakit parang mas dumami? Parang mas dumami yung objectives. Parang mas madami yung activity. Oh, napakadami ng activity, no? So kung makikita nyo po, yung ibinigay namin sa inyo na activity sheet ay iisa. Mm-mm. So it's really focused. No? Focused. Anong reaction mo, Ma'am Grace? Aside siya, yung activity sheet na nakita natin kanina is focused, it is really intended to seek out put from the kids. Mm-mm. Na hindi siya ganun ka ano, ka-complex sa bata. Yes. Siguro ano, ganun talaga po yung dapat natin i-consider as teacher. Minsan kino-complicate natin yung mga bagay-bagay. Si Sir, nakita ko sa kanya yung inspirasyon na binigay niya sa akin, yung hindi siya natakot mag-try ng bagong kapamaraanan para magturo, na at the end na-realize natin posible naman pala, pwedeng-pwede at hindi lang pwedeng-pwede, effective na effective. Yes, diba? Tapos natutuwa din ako doon kasi kung makikita mo si Sir, no, sabi nga niya yung program niya nahihirapan siyang kumuha ng support dahil daw hindi ito popular. Kasi ang popular talaga online. 'Di ba? Kung ano, parang nalunod na tayo sa idea ng online, ma'am, no? Kaso yung infrastructure ng Pilipinas is not ready. Mm-mm. Tsaka hindi pa tayo talaga handa. Mm-mm. Sa mga ganung sa online. Though tinatry naman natin at hindi naman natin dinidisregard, yes, yung capacity ng online learning. Yes. Pero may paraan pang iba. Tama. Kasi parang ang maganda doon is, syempre yung future will really go online. However, yes, napakadami pong batang maiiwan. Mm-mm. At yun ang sobrang nakaka-heartbroken sa ating mga guro, na hindi natin makapture yung pinaka-needy or yung nangangailangan talaga ng education sa ating ano, sa ating sphere or platform, sa ating sa Pilipinas. Yes. Siguro isa pang comment ko, Ma'am Grace, na yung pa-competition niya. Mm-hmm. Gusto niya competitive ang bata. Siguro hindi talaga, hindi naman masama maging competitive. Oo, para sa akin, tinuturuan mo yung batang mag-strive na makita yung potential niya. Yes. At yun ay hindi masama. Yes, yung best, no? Yung laging best foot forward. Siguro yung ano lang, context lang ng competition. Mm-mm. Kailangan din nating ituro sa mga bata. Yes. Ano ba yun? Hindi naman to talaga, sino lang yung magaling, yun lang talaga ang bibigyan mo ng attention. Pwede rin naman yung hindi nanalo or yes, yung hindi ganun kagaling. Pwede mo rin siyang bigyan ng commendation. Yes. Pero maganda rin natin makita na it's also parang model dun sa mga bata. Pwedeng maging model kasi nila yung mga batang nananalo. Oh, remember po, na yung mga batang nag-bronze, these are from the very rural areas. Mm-hmm. Na ano lang sila, no? They were relying on the USB material na nasa audio and the material. Tapos mathematics pa to, ma'am. Diba? That may konsepto tayo na ang mga ganitong subject, ano, yung may mga tutor, yung yes, mayayaman. Kaya nakakatuwa kasi in a way, inaano niya po, no? Fina-flatten niya. Oh, yung ini-equalize niya kasi he gives opportunity to everybody. Mm-hmm. If in case gusto ng bata talaga yung math at nag-e-excel talaga siya sa math, mapasaan ka pa, no? Bilang guro, kailangan talaga nating umabot. Alam niyo, ma'am, very inspiring yung ginawa ni Sir. Na-realize ko yung call sa teacher ngayon, na si teacher ngayon hindi na lang yung nasa classroom, maghihintay ng module or mag-feed sa mga estudyante ng ready-made na material, si teacher, magki-create na rin siya ngayon. Yes. Para na siyang scientist or engineer, creator ng education. Yes. Diba ang tawag nga niya is modified learning module. Oo. So, yung learning module na ibinigay po ng national ay minodify pa. No? Pero lahat naka-base sa MELC. So, kaya nagawa nila na isang page lang. Yeah. Can you imagine? Ang laki-laki ng tanggal sa paghihirap natin, pati paghihirap ng bata. Yes. Kung one page per subject. Aralin nga po natin yan. Apply po natin yan, mga kaguro. Thank you so much, no, kay Sir Exquil Aron. Siya po yung ating exemplary teacher na nag-demonstrate po sa atin nung kanyang sistema. Maraming salamat, Sir. Thank you po. Mabuhay ka po at maraming salamat sa inspirasyon.
Samahan natin si Teacher Gretchen sa pabaon niya sa atin ngayong linggo dito sa Teacher's Takeaway. Magandang araw ng linggo sa inyo, mga ka-teachers takeaway. At narito po tayo ngayon sa Kamalig Albay, isang napakagandang farm dito sa Kamalig Albay. Alam niyo po ba na dito ako sa bayan na ito nagtuturo? Pero taga-kabilang bayan pa ako. So ibig sabihin, I'm traveling almost an hour every day para po makapasok sa eskwelahan. Alam niyo po, nung umpisa, sobra po akong nalulungkot, sobra po akong challenge dahil ako'y buntis noon nung ako'y pumasok sa pagtuturo at napakahirap kasi sumasakay pa ako noon ng motor. Hinahatid pa ako ng asawa ko para makapasok sa school. Wala pa kami nung sasakyan. Kaya po napakahirap ng mga naging una kong experience sa pagtuturo. Inisip ko na rin minsan ang sumuko. O bakit pa ba kaya ako magsasakripisyo ng ganito? Pwede naman akong gumanap ng ibang trabaho. Pero alam nyo po, dito ko po naranasan yung totoong ibig sabihin ng pagiging isang guro. Alam nyo po, naikwento ko sa inyo ang aking karanasan tungkol dito sa lugar na rin pong ito na ating setup ngayong Sunday dahil may kinalaman po doon ang ating teacher's takeaway. Napapagod ka na ba, kaguro? Tingin mo ba, ang dami mong ginagawa, sobra kang busy, at feeling mo, walang nakaka-appreciate sa'yo? Nako, gusto kong sabihin sa'yo, kaguro, na napakahalaga ng iyong ginagawa. Sabi nga nila, ang pagiging guro or being a teacher is the noblest profession. May doktor, may ihinyero, may pulis, may sundalo, may iba't ibang profesyon dahil may isang guro. Pero syempre, dumarating ang panahon na tayo ay sinusubok ng ating pagiging guro. Sa mga pangyayari sa paligid na hindi natin kontrolado, tayo din po ay nauupos. Kaya ngayong linggo, nais po naming ipahatid sa inyo ang taus-pusong pagpapaalala na guro, mahalaga ka at ang iyong ginagawa ay napakahalaga. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 17, "In whatever you do, whether you eat or drink, do it all for the glory of God." Alam niyo po ba na kung minsan ako ay nauupos din, ako ay napapagod din, iniisip ko, ano ba ang halaga ng ginagawa ko? At bumabalik ako sa verse na ito. Colossians chapter 3 verse 17. Na kahit ano daw ang iyong gawin, kahit ano pa ang paglaanan mo ng iyong oras, kailangan gawin mo ito sa ngalan ng Diyos. At lahat ng gagawin mo ay makikita mo na may purpose, makikita mo na may saya, makikita mo na may ligaya. Kaya sa Sunday na ito, gusto din kitang paalalahanan kasamang guro na kung ikaw ay napapagod, ikaw ay dumarating din sa mga panahon na nauubos ang iyong lakas, isipin mo na ang ginagawa mo ay para sa Diyos. At ito'y dahil mahal mo siya at dahil ito'y gusto mong sumunod sa Kanya. At alam niyo ba ang magiging resulta? Mapapagod ka. Pero babangon ka uli at ikaw ay muling magtuturo ng may inspirasyon. Kaya po sa mga susunod na araw, let's apply this verse, Colossians chapter 3 verse 17. Patuloy tayong ganahan magturo. Alam niyo po, ang dami na nating inspiradong guro na na-feature sa programang ito. At lagi nilang sinasabi, it is their passion to teach that keeps them on their journey, on their profession. Sige, kaibigang guro, patuloy kang humanap ng inspirasyon. At unahin mo na si God, ha, sa mga susunod na araw ng iyong pagtuturo. Sana patuloy mo siyang unahin. Sige po, dahil napakaganda ng ating paligid ngayon, ako nakaka-inspire na mag-pray, nakaka-inspire na i-share sa inyo ang blessing na ito. Let's all pray. Panginoon, marami pong salamat
na ako po ay ginawa mong guro, na kami po ay ginawa mong guro. Napakalaking pribilehiyo, the noblest profession of all, to be a teacher. Panginoon, may mga pagkakataon tulad ng isang kandila, kami po ay nauupos, nauubusan ng lakas, nauubusan din po ng pasensya, nauubusan din po ng energy para po magpatuloy. Amang Diyos, maraming salamat dahil sa linggong ito, patuloy mo kaming ni-remind na in whatever we do, we have to glorify you, at yun po yung aming magiging lakas para kami magpatuloy. Pinapag-pray ko po ngayon, Lord God, ipinapanalangin po namin lahat ng guro sa buong Pilipinas na nanonood ngayon. At this moment, Lord, we pray na sila po, Panginoon, ay pagningningin mo, patuloy mo po, Panginoon, na tulungan sa kanilang propesyon bilang isang guro na magpakatatag at lalo pa po nga gumawa ng mabubuting bagay. Lord, salamat. Nawa po ay marami pa pong guro ang mag-commit ng buhay sa iyo. At patuloy pong tulungan ang aming mga paaralan. Marami pong salamat. Ito pong aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat, Ma'am Gretchen, sa Teacher's Takeaway. Alam ko, nag-enjoy sila sa Teacher's Takeaway mo. Isa yan sa pinaka-inaabangan nila. Marami pong salamat. So, sana po marami po kayong nabulot na inspirasyon dun sa aming pinalabas ngayong linggo. Sana po ay nakahanap po kayo, no, ng pamamaraan kung paano po tayo makapagtuturo sa ating mga estudyante. Napakayaman ng ating programa pagdating sa mga ideya patungkol sa pagtuturo. Kaya po, wag niyo po kaming, sana po sa susunod na Sunday ay makita-kita po muli tayo. Opo. Isang linggo na naman po ng Inspiradong Pagtuturo. Ako po si Ma'am Zelmike. At ako naman po si Ma'am Gretchen Nojos. Patuloy po tayo maging inspirasyon sa bawat isa. Opo, maraming salamat. We'll see you again next week. Bye! Narinig mo ang inspiradong pagtalakay ni Teacher Zel Mike patungkol sa pagtuturo. Kung may mga katanungan, suhestyon o opinion ka patungkol sa topic ngayong umaga, maaaring mag-text sa 0946-763-9858. 0929-359-4298 at 0915-931-7184 o magkomento sa aming Facebook page sa Care 104.3 DWAY-FM. Tumutok muli sa susunod na linggo para sa panibagong edisyon ng Inspiradong Guro.